May sarili akong basket, guys. Kaya doon na nilagay yung mga pinamili ko. Aki! Da! Bayad na tayo. Doon na lapas yung sukule. Resibo dito. Baliktad pala. Let's go! Hi guys! Konnichiwa and welcome back to our channel. So for today is ipapakita ko and i-haul ko na rin yung ating weekly grocery. So ito yung mga pagkain na ini-store or nilalagay ko sa ref kasi maiksi lang yung kanilang ano, shelf span. Especially or example is yung mga meat, mga gulay and prutas, mga drinks, mga isda and mga frozen good. Pero bago yan guys, sana nakasubscribe muna kayo sa ating channel. Again, it's Mama Jo Katayama and pakitap na ating bell button para notified kayo sa mga susunod pa nating vlogs. So, mag-start na tayo. Ayan yung mga frozen food nila guys, so sa isang buong ref na to. Ayan siya. Kuha tayo dyan ng mga frozen. Yung mga ano nila, Japanese na frozen food. Ayan mga fish. Yung mga ebi. Siya, tapos ika-fry na lang. Mga fresh na isda nila. May hipon. Per piece yung pricing. And may clamp. Tapos, andito naman yung kanila mga chicken. And si Aki! Guys, so makikita nyo, dalawa yung aking alagayan dito. Itong mga alagayan na to is jibunde or mga binili ko na to siya para mas madali akong makaalis or mas madali ko siyang maipack after ko siyang mabili. So, parang mas benri siya sa akin. Siyempre, meron tayong Aki-kun, diba? Para isang bit-bita na lang siya. Nakaganyan siya. Ibibigay mo tong lagayan na to dun sa cashier pag magbabayad ka na and ilalagay na nila to dun sa and ilalagay nila to dun sa katabing counter tapos dun na nila inilalagay after nila i-punch yung mga napamili mo. So after na nilang mailagay dito, ilalako na lang siya ng ganyan and bibit-bitin mo na siya ng ganito. At the same time, sobrang malaki siya kaya malaki yung capacity or malaki yung or marami yung pwede mong ilagay sa kanya. So for today is tatlo yung groceryhan na pinuntahan ko or grocery store na pinuntahan ko. Yung lagi kong pinupuntahan dahil malapit lang sa amin yung Big Day. Another is yung Gyum Supa and yung Valor. So iba-iba yung mga pinuntahan ko kasi may store na hindi lahat doon nabibili ko yung mga kailangan namin para dito sa bahay. And according nga sa sinabi ko, itong mga napamili ko is ito yung mga in-stock natin sa ref guys kasi diba maiksi lang yung shelf span niya. For example, yung nga yung prutas and gulay kasi diba madali siyang mabulok or masira. Lalo na dito sa Japan, parang wala pa 1 week, madaling masira yung mga gulay kasi nga is parang hindi talaga nilalagyan ng mga preservatives or yung mga pampatagal ng ano, span or wala siyang mga additives, parang yung mga ganun. So, mag-start na tayo. And meron pa pala akong another plastic dito para sa mga frozen. Pag yung mga frozen product na binibili ko, kasi galing siya sa freezer or sa chiller, pag binili ko dun sa group supermarket, is nilalagay ko na lang siya sa plastic bago ko siya ilagay dito sa aking bag. Kasi nang hinayang din ako na magbasa-basa siya dito sa loob ng bag ko and mangamoy siya or magmoist siya. So, mag-start na talaga ako, guys. So, dito sa unang bag is, usong-usong tayo ganyan. Yung ating, syempre, fruits for Aki-kun, for juicer, apple. Isang pack na yung binili ko. Syempre, kasama ng ating apple is my carrots. Every morning kasi guys, is nag-apple carrot juice kaming lahat dito. Lalo na si Aki kasi favorite niya to. So, ayan, tatlong pack ng carrots. And isang pack ng lemon. Omoyashi, pag nagtutogi ako, hindi ang togi. And for aking yakisoba. Yan siya. Yung yakisoba na to is ready to mix na rin siya kasi ano, yung kanyang tawag nito, sauce is okay na. Dagdagan mo na lang kung depende sa panlasa mo, kung gusto mo pa ng mas malasa or mas maalat, yung ganun, lagyan mo pa ng other sauce or ng mga asin. So, ayan siya. May kasama siyang sauce sa loob. And ito yung nilalagay ko din sa yakisoba. Yan siya. Para to siyang chicharon sa atin. Pag prinito ko na siya, lumulutong siya.
So, ayan siya. Mas nasasarapan kami ni Papa pag may ganito sa yakisoba. So, bumibili ako. Bumili din tayo ng egg. Large yung size na binili ko for leche flan. Diba? Sinasabi ko na agad yung ating milk flan. And ito, biscuit for Papa. Ayan siya. And cocoa for Aki. Sa kanyang oatmeal nilalagay. And itong butter. Butter ba or margarine? Ayan siya. And ito, yung mga nilalagay-lagay ko pag nagluluto tayo. Meron pa pala. Ayan siya. Itlog ng pugo. Nakalagay siya sa water, guys. Or parang meron siyang nakalagay na ano, sa tubig, parang ganun. Para hindi siya siguro masira. And ito, yung mushroom. And ito, pickle. Parang maliit na pipino. So, ayan siya. This one is 128 yen lang ata to siya. Pang sahog-sahog sa mga ulam. So, ayan siya. Lalagay ko din to sa ref para hindi siya madali masira. And ito, kumuha ko ng kalahating repolyo kasi may isa pa akong repolyo sa ref. And ito pala yung kay Aki kun. May nakita ako sa Big Day, ano, choco chips. Favorite ni Aki. And yung aking extra plastic. So, one down na tayo. Punta na tayo dito sa frozen ko siguro para hindi ako mahirapan. Actually, ito hindi pa nag-frozen lahat. I mean, yung nilalagay talaga sa ref. Malas yung aking ano. So, ayan, bumili ako ng hotdog. Dalawa yung binili kong hotdog magkaiba. Kasi itong hotdog na to, ito yung hotdog na gusto ni Papa. Diba? May ganun pa. And ito na yung hotdog na gusto ni Aki. Magkaiba sila ng gusto ng Papa niya. And bumili tayo na ito, yung butchi. Ayan siya. Meron siyang sesame sa labas at the same time is meron siyang filling sa loob. Masarap to. Tumagal to guys, is in-oven na lang to siya. Another is itong spaghetti. Ito din is in-oven na lang din to siya. Big. Ayan siya. Napolitan. Napolitan yung kanyang flavor. Ayan siya. Frozen takoyaki. Ito is in-oven din. Nasa likod din naman yung instruction niya kung paano mo siya lulutuin. Siya. And kung ilang minutes, yung mga ganun. Ilang peraso. Ito is anim. Yan siya. And ito, ito is, sa totoo lang, is mga pang-obento to ng mga Japanese or mga nilalagay nila sa obento kasi iba-iba yung mga dish, di ba? Pero ako, kahit ito lang kainin ko, okay na sa akin. So, ayan siya. Ham and cheese. In-oven na lang din to siya, guys. Ito naman is isda to sa pagkakaalam ko. Ayan siya. Pwede i-oven mo siya or pwede mo siyang i-deep fry. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Pag i-oven mo siya is para mabilis ang kain. Pag ini-deep fry mo naman siya is parang mas lulutong siya. Kasi na-try ko na rin to eh. And ito, nuggets for Aki-kun. So, bumila ako ng dalawang nuggets for Aki kasi mahilig na siyang kumain ng mga ganito. So, stock. Alam niyo naman diba pag bata, kailangan mabilis yung mga pagkain, mapakita mo agad or makapag-serve ka agad sa kanila pag nagugutom. And ito, grilled pork patty. Sobrang masarap to siya, guys. Gustong-gusto ko siya. Yung picture niya is for burger or hamburger. Pero ako, inuulam ko to siya. Masarap siya, malasa. And gyoza. Yan siya. Yan. Itong gyoza na to is, ano na siya, ready to ano na siya cook na gyoza. Mahirap din kasi gumawa ng gyoza sa bahay. Kaya minsan pag madali, ando, bibili na ako. And ito, yung mga frozen mixed vegetables. Inahalo natin sa tsahang, sa mga fried rice, or minsan nahalo ko sa mga karne. Depende sa luto. And this one is, pwede din siyang i-oven. Yan siya. Yan siya. And yun nga, pumunta tayo ng gyumsu pa. Yung gyumsu pa, guys, is Asian store yun dito sa Japan. So, meron siyang from Philippines, meron siyang from Indonesia, and meron from Thailand, and iba't iba pang country. So, ayan, may nabila akong frozen mango. Chunks. Feeling ko masarap siya. And tapioca. Frozen instant tapioca. Meron naman talaga dito mga tapioca, guys, na
yung dry talaga siya, yung ikaw mismo magpapakulo. Although ito, pakukuloan mo din siya kasi nga frozen siya. Pero mas prefer ko siya kasi ano, mas malasa siya at the same time is hindi na ako hirap pakuloan siya. Medyo pricey nga lang siya or double yung price niya compared dun sa dry na tapioca na pakukuloan mo talaga. Pero kasi mas sulit mo na to siya kasi natry ko na yung dry tapioca, nagkamali ako, ganun din, naitapon ko din siya. So, mas better na sa akin gamitin to. Hinahalo ko to sa mga bilo-bilo, pwede mo din tong ihalo sa milk tea mo, yung mga drinks, yung mga ganon. Masarap siya and madali siyang lutuin. Yun siya. Instant tapioca from Gyumsu pa. Siyempre, baka may magtanong, diba? And, gumili din tayo ng tofu. Dito na tayo sa pangalawang lagayan pala. Tofu. And, pag pag pina-plastic ko sila, guys, is nilalagay ko muna, ay pag nilalagay ko siya sa bag ko, pina-plastic ko muna siya, lalo na yung mga ganito, nagbabasa-basa ito, kasi para hindi masira yung aking, ano, lagayan. And dalawang tofu. Meron tayong hipon. Yan siya. Lagay ko na nga siya dito. Another, bacon. Itong bacon na to is gusto ko. Pang-agahan, ganyan. Bumili tayo ng chichirya, favorite ni Papa and ni Aki. And, yan siya. Bumili tayo ng mga malinipis na karne. Ihalo ko sa yakisoba and igugyudon ko. Ba, feel na feel, igugyudon ko. Kala mo naman talaga magaling magluto. Diba? Tapos, bumili ako ng manok. Itong manok na to is filet na siya. Mas prefer ni Papa yung mga filet na manok. And bumili ako ng atay. Bumili ako ng atay kasi magluluto ako ng igado. And syempre, may kasama siyang baboy. So, ayan siya. And bumili tayo ng purukuri. Yung mabanggit. Ayan siya, guys. Mas murang version siya ni Yakult. Ayan siya. Ayan siya. And bumili tayo ng yan. Ano to? Beer ni Papa. Yun siya. And dalawang case yung binili ko kasi maliliit lang naman yung pinabili niya. And yung mga inumin natin, bumili ako ng Sprite, ng milk tea. Yan, inumin ni Papa yan. And coffee. Yung mga gantong coffee. Kasi nagdadala tayo ng mga gantong coffee, guys. Kasi kapag kunyari is may paalis kami ng Sunday, diba? Para hindi na kami huminto ng mga 7-Eleven. Or minsan dinadala ni Papa to sa trabaho. And ito yung masarap na ano, coffee dito sa Japan. Yung Boss. It's either Boss or Georgia. Yun yung masasarap. And wala na pala. Meron pa. Ito yung bumili din tayo ng condensed milk para sa ating leche flan. Bumili tayo ng Papiko. Ito is parang popsicle siya dito sa Japan. And yung flavor niya is tatlo. 3 different flavors. Pero yung size kasi nito is sakto lang yung size niya para hindi masyadong ubuhin si Aki. Yung malaki kasi yung Papiko is malaki siya masyado. And pag ininom ni Aki or kinain niya is hindi niya tinitigilan. Unlike nito, at least paunti-unti lang, di ba? Madali siyang ano, ibigay din sa bata. Bumili din tayo ng Cocoa for Aki ko. Napakita ko na ata. Lemon tea. Nandito na siya. Lemon tea. Yan siya. And ito, nabuksan na kasi gusto ni Aki. Yung kanyang fresh milk. Pero ito, hindi niya masyadong ano. Lagay ko sa leche flan. And itong ating lumpia wrapper. So, ayan siya. So, katulad nga ng sinabi ko, guys. Ito yung mga food na iniista ko sa ating ref. Kasi ito yung mga food na kailangan na naka-chill siya or naka-frozen siya. And kailangan na pag kinain mo or ininom mo is kailangan malamig. For example, yung mga drinks, diba, mas masarap uminom pag malamig siya itong beer ni Papa. And para mas mapahaba yung kanyang shelf span or yung kanyang lifespan. At the same time, guys, is itong mga napamili ko nga, guys, is 1 week lang din namin siya nakukonsume or siguro 1.5 weeks namin siyang nakukonsume kasi hindi din ako masyado nag stock ng marami sa ref kasi nagiging iba na yung quality ng food. At the same time is yung mga gulay and mga prutas, hindi ko alam kung ako lang ba'y nakakapansin. Parang madali siyang mabulok or madali siyang masira. Siguro hindi nila talaga nilalagyan dito ng mga ano, preservatives or mga ano, pesticide or yung mga pampatagal ng buhay para lang tumagal yung buhay ng isang pagkain. So nakikita ko na madali siyang it's either nagde-discoloration siya, nag-iiba yung color o nag-iiba yung kulay or iba na yung ano, amoy niya pag tumatagal na siya sa ref. And itong mga frozen naman ng mga
meat is, pwede mo naman siyang patagalin ng mga siguro 2 weeks or 3 weeks sa iyong freezer. Pero ako, hindi talaga ako nagpapatagal ng ganun katagal. Kaya mas okay sa akin na every week is nagpapalit ng mga food or nag-grocery ako kahit mahirapan ako. And katulad nga ng sinabi ko guys, nagdadala na rin ako ng sarili kong lagayan, yung mga ganito, paper bag or yung bag talaga. Kasi hindi ko lang alam kung in general na ba or mostly, dito sa Japan, halos lahat ng mga store, food man, mga damit, mga clothing, or kahit anong mga binibili mo, kahit nga convenience store ngayon is, nagpapabayad na sila sa plastic. Although, mura lang naman yung binabayad, sa akin kasi, nanghihinayang ako na bibilhin ko yung plastic, tapos pagka-uwi sa bahay is, itatapon ko lang din siya. At the same time is, hindi naman siya ganun ka-durable para bilhin mo siya, tapos minsan nabubutas agad siya, hindi pa ako nakakarating sa bahay, or minsan is nasisira agad siya, or hindi niya kaya yung capacity na binili kong grocery para dun sa plastic na yun. Kaya mas prefer ko na bumili ng ganito. And ito is nabili ko siya sa, ewan ko, Espoto ato or Nishimatsu yan. Nakalimutan ko na. And medyo pricey siya. Nasa 500 yen siya. Pero kasi pang matagalan mo na siyang gamitan. At the same time is mas bendy siya or mas madali siyang gamitin. Yung mga ganito kasi mga bag, kapag bumibili ka sa grocery store, dalawa kasi yung basket. For example, yung pinaglagyan ko ng mga pinamili ko. Syempre, 'di ba, ilalagay mo sa basket. Pagkadating mo sa counter is meron din silang another basket doon. So yung basket na doon naman nila ilalagay yung na-punch na nila or yung mga na-read na nila kung magkano yung iyong napamili. Pero ang nangyayari kasi kapag may sarili kang ganto or lagayan, yung mismong basket na paglilipatan nila is ilalagay na nila to. So from the basket na pinagbilhan mo is dito na nila agad ipapasok yung mga napamili mo. So ang gagawin ko na lang kapag babayaran ko siya is itatali ko na lang siyang ganyan and babayaran ko na siya. Ready to go na ako. Lalo na sa katulad kong nanay na kailangan mabilisan yung pamimili and mabilisan yung pagkilos is malaking bagay talaga yung mga ganito. And meron naman siya, handy naman siya kasi meron naman siyang hawakan kung gusto mo siyang isabit ng ganun. At the same time is dalawa yung ganito. Meron din yung meron siyang foil sa loob para sa mga frozen products para ma-preserve yung freshness ng pagkain. Itong binili ko is itong ordinary lang na wala nga siyang foil sa loob pero bendy din naman siya sa akin. And itong paper bag or bag na to, kapag hindi mo siya ginagamit, is natutupi naman siya ng maliit. Katulad ng paggagamitin mo naman, is napapalakihan naman siya. So, marami siyang use para sa akin. So, yun na nga guys, kung napansin nyo din, is tatlong store yung pinuntahan ko ngayon kasi meron akong hinahanap sanang pagkain, kaya lang hindi ko siya makita. Usual talaga na pinupuntahan ko lang talaga is Big Day kasi para malapit sa amin. At the same time is gamay. Gamay ko na yung mga pwestuhan ng mga kukunin kong items, mga pagkain. Alam ko na kung saang department ko siya kukunin. Pero nga ngayon kasi is may hinanap nga ako mga frozen food. At the same time is may tabi tayo or may gusto akong kainin. Kaya nagtingin ako sa ibang store which is yung Gyumsu Pa and yung Valor. So that's it guys for this vlog. And yung ginastos ko pala dito is nadudun pala sa aking wallet. Almost naka-itchy mga ko. Hindi pa kasali, para lang yun sa video, hindi pa kasali yung napamili ko sa may Gyumsu Pa. Yung Gyumsu Pa is Asian store siya dito sa Japan. Kaya lang kasi, kahit sabihin mong Asian store siya, medyo may mga products sila na medyo pricey din. Siguro kasi gawa ng pag-import, kaya siguro medyo pinapatungan nila ng medyo mas pricey nga siya. So that's it guys for this vlog. I hope nagkaroon din kayo ng idea kung paano kami nag-grocery dito sa Japan and kung ano yung mga pinapamili namin or kung ano ba yung mga brand na makikita din dito sa Japan or yung mga brand na napapamili natin sa bawat store dito sa Japan. So that's it guys for this vlog. I hope you enjoy and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod pa nating vlogs. Maraming salamat. Mag-aayos na muna tayo.